สกาลนังอมอัตนังอนัตอัตนังอิสปิริตุสันตุสุมาอินิโออังปังอินโอนอามินินนัตินอังอาทิงมังกัสสะนันอุปังตายุไอมะกิงมารปัตกุมานะสะบันัลดาปักดิริวังพังอินโอองเคสุบินิกยันบุคัมบีนังบากงบุหัยพังอินโอนคาวานบุคัมบีพังอินโอองเคสุปินาปตาวดโมอังอามิงมังกัสสะนันคริสตุKaawaan mo kami, Panginoong Jesus, minabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami.Kaawaan tayo ng Diyos amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod.Sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo.Sa mga taga-Roma, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos,laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin?Hindi mo ba alam na binibigyang kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipinataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol.Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha
ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit tinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig
ninyo ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa Ama ninyo, sapagkat para kayong mga libingan na walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami ay kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalangin. Ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon." Ang ating Panginoong Jesus, may mga ayaw siya sa mga Pariseo, sa mga eskriba. Ang una, ang mga Pariseo, mga eskriba, laging nagbibigay ng tithing, laging nagbibigay ng abunoy sa templo. Pero ang pinaka number one na ibig ng Diyos gawin nila, hindi nila ginagampanan. Hindi sila nagkakawanggawa sa mga tao. Hindi sila naglilingkod. Hindi sila tumutulong sa mga nangangailangan. Wala silang pagmamahal sa sinumang kapwa. Ang lagi nilang iniisip ay ang kanilang sariling kapakanan. Ang ikalawa na ayaw ng Panginoon sa mga eskriba, sa mga Pariseo, sila ay ubod ng kayabangan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa loob ng simbahan at sila ibig nilang laging binabati sa lansangan. Kung hindi sila pinapansin, galit sila sa mga tao. Ibig ng mga Pariseo, mga eskriba, sila ay pinagpupugayan ng mga tao. Napakayabang. Ang ikatlong ayaw ng Panginoon sa mga eskriba at sa mga Pariseo
Lagi silang nagbubuli ng mga taong maliliit, mga taong makihirap. Ang mga publikano, lagi nilang hinahamak ang mga iyan. Pinapahirapan nila ang mga iyan sa iba't ibang paraan. Sila ay sakim. Ang gusto nila, sila ang pinaglilingkuran. Kaya ang payo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, iwasan natin maging katulad ng mga Pariseo at mga eskriba. Minamahal kong mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasa na pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga tinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisa na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo nang may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
narito mo ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawa. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Maghahanda ng alay, ngayon ay sisimla. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinahaba. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming pag-aain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kapalian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sweet night of love.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na kami ay iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inilulugog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.